Nagsasagawa po ng press briefing ang PAGASA kaugnay ng binabantayang low pressure area na posibleng maging unang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Panoorin po natin ito. Magre-react sin po ba? Meron po tayong mga climatologists na nandito. Nandito pa si Edna? Si Ma'am Plabi at saka si Miss Edna si po. Edna. Opo. Meron tayong binabantayan sa ngayon. Hindi pa naman siya... may mga nagbabadyang El Nino development sa ngayon. Hindi natin alam kung hanggang kailan or kailan siya ma-full-blown El Nino. Or matutuloy ba siya as okay. Talagang full-blown El Nino. Ayan. So nandito po si Dr. Flavi Hilario, ang ating Deputy Administrator for Research and Development. Sa ngayon po, may El Nino watch tayo. At tama po yung sabi ni Administrator na pag sinabi po nating event na o talagang full-blown El Nino, 5 consecutive months po na yung ating temperature in the Eastern and Equatorial Pacific ay 0.5 degrees and above the normal. Sa ngayon po, halos sa 3 buwan pa lang siya. So kaya po El Nino watch tayo. And according to the forecast of the different international climate centers, ang ating pong El Nino conditions dito sa Eastern and Equatorial Pacific ay malaki pa po ang above 50%, I think around 65% na more than 0.5 pa rin po yung temperature. So we are expecting na magkakaroon ng full-blown El Nino. Pero yung duration, medyo mukhang maikli lang po siya. Okay, thank you very much, Dr. Flavio Hilario. Meron pa po ba? Any more questions? Kung wala na po kasi, sino pa magbigyan ng final message? By the way, naka-video con ho tayo sa lahat ng 5 Regional Services Division of PAGASA sa ngayon. Cebu, Albay, Caligaspi, and then we have Tuguegarao and Mindanao, El Salvador. Okay. Alright, sorry. Kaya si Dr. Dalida po ang ating pakinggan sa ating final message. Thank you very much. Thank you very much, Venus. At sabi nga ng ating director, administrator, Boss Vic, at of course, nandito rin ang ating MGB specialist, Lisa Manzano. Ito pong mga pahayag ng ating mga official ng gobyerno, sana nagkaroon po tayo ng experience na itong si T.D. Usman, ay paghandaan na rin po natin, no? Ang low pressure area at tropical depression, napakaraming ulan po ito, although hindi po malakas ang hangin, napakalakas po ng mga pag-ulan dito na dala ng mga cloudiness. At ito po ay binibigay na po namin lahat ng mga aming impormasyon from the national, regional, down to municipal and barangay level. At kasalukuyan po ngayon, tayo po ay live sa ating pong mga PRST regional services dito po sa Mindanao na kung saan ito ay expected na dadaan. At ang Visayas region, nandiriyan na po, nakaantabay na po sila dyan sa Bicol. At of course sa Northern Luzon at ang dito sa NCR. So lahat po yan ay nakaantabay at binibigay lahat po ng impormasyon dyan po sa ating mga local government official at sana po makipagtulungan po tayo. Kami po ay nagwa-warning lang po ang decision making ay nasa inyo po at nasa inyo pong kamay kung paano po tayo magde-decision para maging safe ang ating pong mga community. So with that po, maraming pong salamat at 24/7 po, nandito po rin po kami. Maraming magandang umaga po.